merong mga bagay na hindi pala dapat nating kinukuha kahit minsan ay naroong ka sa lugar po nila. At tayo po ngayon, mga kapatid, ay naririto sa mundong ito. Ang hindi ko lang po alam kung yung sistema ng mundong ito ay nakukuha na rin po natin bilang mga nasa mundo. So sa umaga pong ito, ito lang po ang atin pong pag-uusapan. Again, very basic, pero gusto ko po na meron tayong matutunan. Ang title po ng message po natin, pinamagatan ko pong In It But Not Of It. Nasa mundo, pero hindi makamundo. Nasa sanlibutan, pero hindi makasanlibutan. Sa una pong puntos natin, huwag kang umayon sa takbo ng mundong ito. Huwag kang umayon sa takbo ng mundong ito. Sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. So dito, mga kapatid, ano po yung pakiusap? Huwag kayong umayon. Huwag tayong sumunod sa sistema niya. Huwag tayong padala dun sa bagay na ginagawa niya. Madalas na naririnig ko ito, pwede kang makisama, pero hindi ka dapat makisama tulad nila. You have to separate yourself. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag hindi ka umaayon, may force ito. Kumbaga ito sa ilog, kung ganito po ang kanyang current, yung daloy ng ganon, at sasalungat ka rito, napakabigat sumalungat. Napakahirap na bumabaliktad ka dun sa karamihang sistema na ginagawa po nila. Pero yun po ang idinidiman dito sa atin para nga malaman na tayo ay hindi kabilang sa kanila. Hindi tayo nakikiisa sa takbo ng buhay na meron sila. Gustong makita ng Panginoon yung kaibahan natin more than sa kaibahan nila. At yan sinasabi, huwag. Because the only way na malaman ninyo kung ano ang kalooban ng ating Panginoon at kung ano ang tunay na ganap at mabuti ay nasa pagbabago ng alin. Ang mabigat, paano natin ito kadaling babaguhin kung tayo ngayon nahubog na ng sistema ng mundong ito? Nakita po ninyo yung Egypt, yung Israelite from Egypt. It takes how many days lang? 40 days na sila po'y inalis mula po dun saan? Sa Egypt, at dinala po sila saan? Sa Promised Land. Pero it took 40 years para po malimutan nila alin yung nakasanayan nila saan? Sa Egypt. Kaya kahit nandun na po sila sa wilderness, inire-remind pa nila, buti pa sa Egypt may sibuyas, may bawang. Buti pa doon meron kaming kinakain kahit kami pinahihirapan. Samantalang dito, dinala mo kami at hayaan mo kaming mamatay dito sa ilang. Hindi ho nila nakalimutan yung kanilang nakasanayan kahit po naroon yung pong pagdurusa at paghihirap na kanila pong tinataglay, wala sa kanila yon. Basta gusto nila, naroon sila. Why? Doon sila hinubog. Di ba madalas kung saan natin sila sinasanay? Iyon ang kanilang nilalakaran. Kaya nga dapat bata pa lang kung ano yung gusto mo na gawin sa kanya, kung paano mo dapat na maitama kung ano yung mali na makikita mong gagawin niya, yun po ang ginagawa natin. Hindi natin gustong maging kaliwete, pero nakikita natin bata pa lang kaliwa na yung ginagamit niya, o ano ginagawa natin? Inililipat natin pilit sa kanan. At kapag hindi natin nabago yung sistema na yun, kakalakyan niya. At pagka lumaki na siya sa sistema na yon, hindi na niya yung kayang baguhin pa. At napakabigat
sa tagal niyang ginagawa at pinapractice yung bagay na yon, bigla mo sasabihin, baguhin mo. Hindi ho ganun kadali. At yun po yung struggle natin, mga kapatid. Sapagkat na-adopt natin yung sistema ng mundong ito. Pero ang sinas, kaya na-title ko, in it but not of it. Nandito tayo sa mundong ito. Realidad yun. Hanggang buhay tayo, mananatili tayo sa sanlibutan ito. Pero hindi kailangan, kahit narito tayo, yung sistema nila ay kinukuha natin at sumasama tayo sa mga takbo ng buhay na meron sila. So huwag tayong umayon, mga kapatid. Mag-iba na tayo, magbago na tayo ng alin? Ng isip. Kaya paulit-ulit na sinasabi nito, mag-iba na kayo, magbago na kayo ng isip. Why? Dahil alam po nung sumulat ng Romans na ito, kung paano mabuhay at umayon sa takbo ng mundong ito. At hindi lamang po yun, mga kapatid, napakarami pong nalayo sa Diyos dahil sa bagay na meron sa mundong ito. Dahil po, yun ang gusto nating mapa sa atin. Alam nyo ba yun? Napakaraming nalayo sa Diyos and even napahamak ang kanilang buhay dahil lamang po sa paghahangad ng mga bagay na ino-offer ng mundong ito. Remember, in-offer po ito ni Satanas sa atin Panginoon. Nakita mo ang lahat ng yan, I will give it to you when you worship me and bow down. Yung karangyaan ng mundong ito. Tingnan nyo yung mga nalayo. Iniwan na ako ni Dimas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. How come? Kasama ni Paul sa ministeryo na nangaral at nakakita ng kababalagang ginawa ng ating Panginoon through Paul. And yet, all of a sudden, dun po sa huli, hindi na po siya nagpatuloy sa kanyang sinimulan. Bakit? Sapagkat nahumaling na siya sa mga bagay na pansanlibutan. Hindi ho natin masasabing ganun ho tayo katibay sa atin pong pinananampalatayanan. Hindi po natin masasabi na ganun na tayo katatag at kaya natin itong paglabanan. At alam natin yung sistema at galaw ng mundo, very deceiving, enticing. Lalaruin ka ng mundong ito. Kaya nakita niyo yung mga bata kung ano uso. Kahit alam mong hindi babagay sa'yo, dahil yun ang uso, sistema, susundan mo eh. Yun ang mundo para masabing you are in. In ka sa lahat ng bagay. O ano pa mga kapatid? 1 Timothy chapter 6 verse 9. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay nahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring nagtutulak sa kanilang kapahamakan. Hindi ko po sinasabing masama ang tayo po'y guminhawa sa buhay. Umagat ang pamumuhay. I'm not saying masama po yun. Pero dito ano sabi po ron? Nagnanasa na ang tindi na ho ng kanyang desire. At yung kanyang desire, ito na po ang nagtutulak sa kanya na mahulog dun po sa bitag na magsasanhi ng kanyang kapahamakan. Sapagkat dito, mga kapatid, kapag kasobra ng pagnanasa mo, gagawin mo na ang lahat ng pwede mong gawin, makuha mo lang ang iyong ninanasa. At hindi mo na iniisip kung ano ang pwedeng maging kapalit nito. Kaya nga yung pong Mark chapter 8:36, anong mapapala mo, makamit mo man ang buong daigdig kung ang katumbas nito ay ang iyong kaluluwa. Makuha mo man ang buong daigdig kung ang katumbas nito ay ang iyong buhay. Anong mapapala mo, sabi noon, ng salita ng Panginoon. So mga kapatid, sundan natin sa verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban.
Nalayo ho ba sa Diyos? Yes. Kasi siguro pag-ibig sa salapi. Money itself is not evil. Tatandaan nyo. But the love of money. Pag sinabing the love of money, wala nang mahalaga sa'yo kundi yung meron ka, yung pera mo. Yan na lang ang importante sa'yo as long na meron ako nito. Kaya kong gumalaw, kaya kong patakbuhin ang buhay kong ito. Kaya kong gawin kung ano man yung gusto kong gawin because I have money. Ang hindi mo alam ang sinabi roon, dahil sa paghangad na magkamal. Bakit? Sapagkat minsan meron ka na, wala ka pa rin kasiyahan. Hindi pa rin po tayo nakukontento sa isang bagay na meron po tayo. Now, huwag niyo po muli ako imamali. If you have the opportunity na talaga namang makumita at madagdagan yung income niyo, there's nothing wrong with that. Pero kung let's say, dahil lang sa mga bagay na ito, ay na ipagpapalit mo na yung pong relationship mo sa Lord at yung time mo para sa Panginoon, at minsan nga nakagagawa na tayo ng hindi na nga ayon sa kalooban ng Diyos para lamang po doon sa bagay na gusto nating mangyari, yun po ang mali. At sabi ro, nalayo sila sa pananampalataya at nasadla sa paghihirap ng loob. Hindi ko gusto na ang end result ng ginagawa ko ay paghihirap ng loob. Kaya ako ginagawa ang isang bagay, kung ako may naghahanap buhay, nagtatayo po ng negosyo, sapagkat gusto ko kahit papano maging masaya ang buhay namin bilang isang pamilya. Lalo na't hindi ko naman ginawa, hindi naman ako gumawa ng anumang bagay na masama, kundi ito'y aming pinaghirapan at pinagpawisan. At malinis naman ang aming pinagkukunan, wala pong masama ron. Pero lagi ho nating babalansihin, saan ho tayo masyadong nagbibigay ng devotion natin? Is it dun sa hanap buhay natin? Sa bagay na ginagawa natin? O sa source na siyang nagbibigay ng lahat ng nai-enjoy natin? It should be balanced. Kaya po nire-remind tayo dito sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na baka nga minsan nalur na tayo ng bitag ng kaaway, na-deceive na tayo ng kanyang very deceptive style, na hindi natin alam, subtle yung kanyang galaw, hinahatak na pala tayo at nakakalimutan na natin talaga yung obligasyon natin para sa ating Panginoon na siyang higit natin dapat pasalamatan, sapagkat kung ano man yung nai-enjoy natin ngayon, it's because of Him. So dahil sa pag-ibig sa salapi, at tingnan nyo yung taong ito mga kapatid, at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't ito gagawin ko, mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanginong mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Ganyan ang sasapitin ng nagtipo ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mayaman para sa sarili, pero dukha sa harapan ng Diyos. Paano nangyaring mayaman, pero naging dukha? Sapagkat most of his time, most of his life, ay dinedevote na lang niya saan? Sa anumang meron siya. At hindi na niya nakita ang Diyos dun sa mga bagay na nangyari sa kanya. Siya na nagpapasya. Siya na nagdidikta kung anong gagawin niya. At kapag kayan ay binasa ninyo, tingnan ninyo, wala kayong makita na parang meron siyang pamilya. Nag-iisa siya. Ayan, mayaman na ako. Ano gagawin ko? Sana, sabi niya, ano ka gagawin namin? Mayaman na kami. Dahil meron siyang kasama. Wala eh.
Bakit kaya? Baka ho napabayaan na niya ang pamilya niya sa isang bagay na hinahangad niya na yung pala ang magpapahamak sa buhay po nila. Kapatid, pakinggan niyo ako. Ano mang meron tayo, sandali mo lang siyang may enjoy. Sapagkat ang buhay natin dito, unpredictable. Maraming pwedeng mangyari, sudden, unexpected. Tama po? Pero yung bagay na ginawa natin, mananatiling nasa kamay ng Panginoon. At kung sakali man tayong umuwi sa lugar na naroon, yung ginawa natin para doon, hindi yun makakalimutan ng atin pong Panginoon. Amen? Ganun lang po yun. Kaya huwag masyado dito ang focus natin. Huwag masyado yung pong aim natin ay parang dito lang. Hindi tayo taga rito. At mamaya sasabihin ko rin po yan sa inyo. Okay? 1 Timothy 6:17, sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas. Huwag silang umasa sa kayamanang hindi mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisya. Di niyo napansin doon? Kayamanang hindi mananatili. Ito niya? Malinaw na ipinapaabot sa iyo. Okay. Yung yaman mo, kung anuman meron ka, hindi yan for ever. Pero ang sabi roon, kundi sa Diyos ka umasa na masaganang nagkakaloob ng lahat ng yung word na mayaman dito, hindi ko mo mayaman ka, ay nasa iyo na ang lahat ng sa akin yung tunay na mayaman, yung wala ka ng kailangan. Yung kapag sinasabi mong gusto mo ng kapayapaan, you have it. Yung sinasabi mong gusto mo yung masaya, nandun din yung kasiyahan sa iyo. Walang bagay na kulang. Lack of nothing. Ganun po kasi ang Diyos kong magbigay. Kaya sinabi niya, kaya nga minsan pinapipili tayo eh. At doon tayo minsan nasusubukan nga dahil mali yung napipilit natin. Di ba madalas tinan nyo to? Pera, kahon. Pera, kahon. Hindi naman natin alam kung ano ang laman ng kahon. Pero kapag ka tayo ay parang ano na, parang lula na doon sa, uy, pera na yan. Nanghihinayang ka na, di ba? Pera na! Tapos, yung palang laman ng kahon ay mas malaki doon sa una mo ng ano, pinili. Di ba may panghihinayang? Di ba may pagsisisi? Di bali na lang, sana kung ang laman ng kahon ay talong lang, tapos inoperan ka ng 100,000 against talong, pwede sabihin mo, panalo ako. Eh, yun ay sa mundo eh. Kapag ang Diyos ang nag-o-oper at ang mundong ito, Diyos ang nag-o-oper at ang mundong ito, kapatid, ano pipiliin mo? Ano pipiliin mo? Oh, kita. Alam niyo ba nangyari kay Eva at kay Adan? Pinapili sila ron eh. Kung kakainin mo yan o susundin mo yung sinabi ko sa iyo, huwag mo yung gagalawin. O di ba pumasok ang kaaway? Dinaya siya eh. Dinaya siya saan? O dinaya siya sa kanyang pananaw. Ang ganda nito. Dinaya siya saan? Ang sarap nito. At dinaya siya saan? Magiging katulad ka ng Diyos kapag ka iyan ay kinain mo. Kita nyo, ipinagpalit nila yung sinabi ng Diyos sa kanila more than saan? Sa isang dumating sa kanila na hindi nga nila alam from
where they came from. Tapos, biglang may nagsalita at nagganon, yun ang pinakinggan nila. Samantalang ang Panginoon ang unang nagsalita na sa kanila. So kaya, namili sila ngayon. Sino pinili ni Eva't ni Adan? Eh, doon yung inalok ng demonyo. Nangyayari ba ito sa atin? Pwede! Di ba? Kaya mag-iingat po tayo, mga kapatid. Oh, ito ba? Sa Matthew 6:24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay saan? Hindi pwedeng sabay natin itong finupursu. Mamimili ka sa dalawa kung sino ang mas mahalaga sa iyo. Nakuha niyo mga kapatid? Walang makapaglilingkod ng sabay. At hindi mo siya pwedeng tingnan parehas. Kaya nga, di ba, may ilustrasyon ako sa inyo, dinedemonstrate ako sa inyo, kapag humarap ka sa akin, meron kang tatalikuran. Kapag lumapit ka sa akin, meron kang iiwanan. Kapag inabot mo ang kamay ko, meron kang bibitawang kamay. Nakuha niyo? Yun po yun. Choice na lang ito kung sino talaga sa amin ang pipiliin mo. Is it ang Diyos o yung mundong ito? Oh. Eh madalas, hindi ba, doon tayo nadadaya ng kaaway? Sapagkat minsan iniisip natin, baka Diyos din naman ang nasa likod nito. Titingnan din po natin kung ano ang nagiging result matapos po natin itong gawin. Sapagkat kaya ba't kaya dahil ang sarap nito, kanilang kinain. Pero yung consequence, pinaalis po sila sa Garden of Eden. Yung hindi nila pinaghihirapan before, ngayon sabi ng Diyos, paghihirapan mo, pagpapawisan mo hanggang sa malibing ang katawan mo. That is the consequence. Yun yung bunga ng kanilang pagsuway. Epeso 4:17, sa ngalan ng Panginoon, itong sinasabi ko't inginigiit, huwag na kayong mamuhay gaya ng mga walang kabuluhan ng kanilang. And then verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Baguhin daw natin kung ano yung na-mold dito sa isip natin ng sistema ng mundong ito. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ito yung pangalawa natin. Huwag mong ibigin ang mundong ito. Huwag mong ibigin. Kita nyo, palalim eh. Kanina, huwag ka lang umayon. Ngayon, huwag mo nang ibigin. Huwag nyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay saan. Sapagkat ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig saan. Kapag meron ka ng iniibig, hindi mo na pwedeng ibigay pa yung pag-ibig mo sa gusto mong bigyan. It should be one. Kaya sinabi niya rito, kung iniibig mo sa libutan, imposible sabihin mo sa akin, iniibig mo ang Diyos. Amen po ba? So kaya huwag, the word huwag niyong ibigin ang sanlibutan o anumang mga bagay na meron dito. Ano bang meron dito? Verse 16. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay ano? Nakapupukaw ng masamang pita ng laman. Ang mga nakatutukso sa paningin at karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi saan?
Kaya pala sinasabi sa ating huwag niyong ibigin. Hindi ko kayo inaalis sa sanlibutan. Pero ito ang aking habilin. Huwag niyo siyang ibigin. Maging yung mga bagay na naroon. Why? Bakit kaya, mga kapatid? Kasi doon siya sinabi ron, hindi ito nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ano ba ang bagay na nagmumula sa Ama? Tingnan nga natin. Bawat kaloob na mabuti ay ganap, ay buhat saan? Mula saan? Hindi sa sanlibutan. Mula sa langit, buhat sa ating Ama. O buhat sa langit, mula sa Ama. Magkalayo yung pong pinagkukunan natin ng resources. Diba ha? Kaya nga itinuro, nung hapon ko pala itinuro, diba? Yung pong sinasabi nating parallel. All truth is parallel. Yung gusto nating mangyari dito, pangyayarihin doon. Yung ayaw nating pangyarihin dito, hindi mangyayari doon. Diba? Whatever you bind here on earth will be bound in heaven. Whatever you lose here on earth will be loose in heaven. Lagi lamang po siyang naghihintay sa isang bagay na gusto nating mangyari dito sa lupa. Pero He has all the resources. Kaya nasabi rin, and I will open the floodgates of heaven and I will pour out to you a blessing that you don't have enough room to contain. At ayon eka sa kayamanan niyang, 419 ng Philip, ayon sa kayamanan niyang hindi nauubos, ay ipagkakaloob niya ang lahat ng iyong pangangailangan. At ang sabi nito, lahat ng bagay. He is our provider. Amen. He is our provider because He is our Father who look after us. So galing po sa Ama na bakit nga ayaw po ng Diyos na ibigin natin ang sanlibutan sapagkat eto mga kapatid, anumang kasing bagay na naging attached ka at napamahal ka sa Kanya, and all of a sudden nawala sa'yo, masasaktan ka? Hindi. Yun ang ayaw ng Diyos, na masasaktan tayo. Kaya sinasabi niya sa atin, huwag niyong ibigin, sapagkat yung iibigin ninyo ay ito, mapaparam. At ang lahat ng kinauhumalingan ito, mapaparam. It will go away. It will vanish. Mawawala siya sapagkat hindi siya eternal, hindi siya forever. At yun yung bagay ngayon na atin pong hinahangat sa buhay na ito na suddenly lang nating may enjoy for a while at pagkatapos ay mawawala sa atin. At yun ang ayaw ng Diyos na masyadong nabuhos yung loob natin doon sa bagay na ito at pagkatapos ay mawawala rin pala sa atin, masasaktan ka. Maging sa tao, ano sabi niya? Hindi niya sinabing love your neighbor. More, di ba? Ito, love the Lord thy God with all your. And love your neighbor the way you love yourself. Even. Pero bakit po dito sa pangalawa? Love your neighbor the way you love yourself. Sapagkat yung totoong minahal mo, hindi ho siya, kundi ano. Kasi ang sabi ron, love the Lord thy God with all your heart. With all. With all. Kapag sinabing all, may natira pa ba? Wala. Wala na. Sapagkat ibinigay mo na yung buong pagmamahal mo sa Diyos. At kung meron man akong ibinibigay na pagmamahal sa iyo, yun ay ano?
yun ay bigay na lang ng Diyos sa akin, kahabagan ng Panginoon para maipadama ko rin sa iyo na mahal din kita. Pero yung talagang pagmamahal na ibigay ko na sa Kanya. Bakit? Sapagkat yung tao na katabi mo na minahal mo, isang araw, iiwanan ka. At kapag sobra ang pagmamahal mo sa Kanya, at minsan hindi ka makamove, sabihin mo sa katabi mo, move on. At sabihin mo ngayon sa Kanya, sweetheart, kung katabi mo man ang asawa mo, kung katabi mo magulang mo, sabihin mo nanay mo. Kung katabi mo asawa mo, sabihin mo, pasaysa ka na darling. Nagbago na isip ko. Hindi na ikaw ang mahal ko. Ang mahal ko ng una ay ang Diyos. Amen? At least, ba't yung nasabi mo yan sa akin, darling? Inihahanda ko ng sarili ko na kung ika'y mapanaw, hindi ako labis na masasaktan. Pero ang hindi mo alam, pastor, meron pala dito. Gustong-gusto na yung asaway pumanaw. Dahil hirap na ang kanyang kalooban. Yun ang intensyon ng Panginoon kung bakit, sapagkat ang sabi niya, mapaparam ang sanlibutan. Ano yung una natin? Unang puntos, huwag umayon sa sanlibutan. Pangalawang puntos, bakit sinabing huwag umayon, huwag umibig sa sanlibutan? Alam nyo ang realidad doon? Kung bakit sinasabi sa atin, huwag nyong ibigin ang sanlibutan, huwag kayong umayon sa sanlibutan. Alam nyo, totoo ron, eto, dahil hindi kayo. Bottom line, iyon lang yun. Kaya basahin ninyo, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila tulad kong the Lord Jesus speaking. Hindi sila makasanlibutan. And John 17:16, hindi sila makasanlibutang tulad kung hindi makasan. Habang kinakausap ni Jesus ang kanyang ama, pilit po tayong tinatangay niya, Ama, iningatan ko sila, lahat silang ibinigay mo sa akin. Hindi sila makasanlibutang tulad kong hindi makasanlibutan. Antindi ng pagmamalaki ng Panginoon Jesus sa kanyang Ama patungkol sa atin, hindi tayo makasanlibutan. Tanungin mo nga, tingnan mo ang ikatabi mo. Yung bang itsura na yan ay ano, hindi ba makasanlibutan yan? Ha, mga kapatid? So yan po yung sinasabi sa atin ngayon. Huwag tayong waayon. Huwag tayong umibig maging sa mga bagay na naroon. Dahil yun ang totoo. Hindi tayo tagasanlibutan at hindi tayo makasanlibutan. Tagasan ka? Tagasampalok. Amen? Yun totoo yun. Pag may nagtanong, taga saan ka? Taga langit. Hindi kami taga san libutan. Kami taga langit. Amen? At alam niyo, dito pa lang, pwede niyo nang maranasan kung ano ang langit. Dito pa lang. Alam niyo ba't hindi kayo masaya?
Kasi ang alam ko sa langit, masaya. May kapayapaan sa langit, may kasiyahan sa langit, may pagmamahalan sa langit. Alam niyo kung ba't hindi tayo masaya? For now? At yung saya natin, minsan ay parang skin deep lang. Alam niyo dahilan? Dahil wala pa tayo saan? Sa langit. Gusto niyong sumaya na agad, advance? Yung maranasan niyo na talaga kung anong blessing meron sa langit, gusto niyo? Hindi ko sinasabing mamatay na kayo, ha? Ang sinasabi ko, kapatid, pwede nating ma-enjoy ang langit even here on earth. Sa panong paraan? Iko-condition mo yung mind mo na parang ikaw ay nasa. Kapag may gumagalit sa'yo, huwag mong patulan. Bakit? Nasa impyerno siya, ikaw ay nasa. Pag pinatulan mo, pares na kayong ano? O, edi sumama ka sa kanya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Maganda ang buhay, amen? Gawin mong masaya ang buhay. Ikaw ang gagawa niyan. Malungkot na nga sitwasyon, gagawin mo pang ano? Malungkot ang buhay. Di ikaw ang gumagawa ng impyerno, amen? Ay, pinanalangin, dakilang Diyos, salamat po. Muling paalala mo sa amin na hindi pala kami taga-sanlibutan, kami taga-langit. At hindi po kami dapat, Panginoon, hubugin ang mundong ito at masanay sa sistema nila na susunod lang kami kung anong gusto nila, kundi, Panginoon, kung anong gusto mo. Sapagkat gusto naming mabatid ang kalooban mo, baguhin mo ang kaisipang ito. Baguhin mo yung desire ng puso ng bawat isa sa amin ayon sa mundong ito. Palitan mo ng sayo. Lord, na walang inisip kundi, Panginoon, kung paano makapagbibigay ng kaluguran sa inyo. That is our desire, Panginoon, yung mabigyan ka ng karangalan sa mabuhay o sa mamatay, gaya na sinabi ni Pablo. I no longer live, but Christ liveth in me, and the life which I now live, I live for you alone, O God. Salamat, dakilang Diyos. We bless you today. I-bless mong salita mo, Panginoon, sa aming mga puso. Ingatan mo ito na hindi manakaw ng kaaway. Maalala namin lagi, sa buhay na ito, hindi kami makasanlibutan. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. God bless you, mga kapatid. I love you with the love of the Lord.